napakasarap po ng ganito, no? Eh, libre yung lugar na pinupuntahan, pwede mag-inaw, pwede magpa-init, lalo na po ngayon, nagtataglagas, kamalamig. Dito kayo na po ang kabuti, naging 10 kilo. Nakikita ko po sa inyo mamaya kung saan po ito may pinag-aarmal. At surprise ko ano po yung mga kabuti yung pinag-umaw. Relaxing! Perfect! Grabe, laki ng penny ban. Ayan o. Yung tangka yun, taba yun. Hindi ko po kuhanin kasi old na sayang. Kaya ko na lang sa mga hayop dito sa gupa. Dahil pong nangunguwa ngayon. Ganda po ano, para pong tinapay. Malambot eh. Hindi tunog drum. Sayang naman. Medyo nalit tayo ng konti. Ito isa, old na rin. Ay, naku. Ayan po mga kababayan, dito po tayo sa Rapids. Ang laki ng chanter na nakita ko. Dali. Ayan. Ganda. Pag ganito po talaga taglagas eh. Oh, ganda. Laki! Nasaan yung tangkay yun? Saan yun? Ano ba ito? Dali. Yun. Gumaluktot pala. Ay, yun. Dali, nakakita pa ako ng kumpul-kumpul na shanter. Nakatawa po ako, no? Yun pang mababaw po talaga kaligayahan ko eh. Ayan, nagtatago. Pero hindi makapagtago sa akin. Para kasi, ay, ang dami pala. Dali. Ang dami. Wala ko masyadong mag-ingay. Baka may makadiscover na ito. Hindi muna ako masyadong magsasalita. Gano'n po gano'n itong mabuti. Mga malalaking dahon. Ang lalaki na siya, Anterel. Hindi po ko humin yung gantong kalalaki. Ito. Ah, meron pa rito. Nagtatago yun. Ang dami dito ba? Nasa ilalim ng motor yung dahon. Ayan, ito malaki din. Tatago. Ilang kaya? Yan, masyadong mag-inyan. Malaki. Yun, ang laki. Isang paraso lang pala. Ang laki. Baka na siya ang daral na ito ah. Ang laki oh. Na ito mabuti. Ito po ang chanter, hindi po ito masyadong inuuod. Hindi ko lang alam kung bakit. Ano kung ganda, ang laki. Ito yung pinakamalaking chanter na kuha natin this year. Ganda. Grabe, napakalalim ng tubig. Siguradong maraming isda. Pati itong daanan ko eh. May tubig na rin.
Mga kababayan, medyo tumakas po ang tubig. Siya na mayaman. Grabe, sobrang taas na. Dati nakapaglakad pa ako niya, pakalakas ng tubig. Wala po kasi nung nakarang-alan, nakapakalakas. Sarap po kayo mag-isa, kaya alam, mahal ang permit dito eh. Pag hindi umaagos po, may bayad po. Pero pag hindi umaagos, mga alay, pwedeng mamigwet libre. May magdara-rafting, picnic, grill. Siguradong napakaraming isda po ngayon, napakalalim. Baka may salmon pa. Araw po mga kaubay po sa Pinila, kalakbay, napakaganda po ng ngiti ko dahil yung shape poly po, masarap na kabati, mga masarap magiging hapunan ko ngayon. Peak cook and eat po tayo ngayon. Ay, anak po, tami, buti walang nagawin dito. Kasi ano po natin, naway safe po ang lahat. Mag-enjoy po tayo ngayon ng waging-wagi. Ay, nakaklosaw ko po muna. Ayan, naku po. Naku po yung talaga na. Pinupuntahan ko po dito sa Rapids. Ako na po, sarap nitong kabutin na to. Ay, naku. Ayan. Diba? Oh, firm. Ganda ng tubo. Ay, naku po. Plastic po ang dala ko kasi kapag basket ang dala ko, makikita po kasi yung mga tao dito. Eh. Marami pong tao ang nagano dito, pipiknik. Eh. Kaya naging smart na po ako ngayon. Oh. Kasi malalaman nila na may gantong mamahalin at masarap na kabuti rito. Napakasarap po nitong kabuti po na to. Talagang nagkaalat na siya. Ito yung magandang klase yan. Yung tangka yan. First class. Tapos walang uod dyan. Napakasarap nito. Sarap nito ng ihaw din. Ayan ang laki. Oh, dami. Mukhang makakaano tayo. Makakalimang kilo tayo. Kali mo. Malay po natin. Makalimang limang kilo nga tayo. Ayan po eh. Ayan po yung tinatawag na ethic of foraging. Ethical foraging. Kapag nakuha po, takpan po yung may silyong para tumubuli. No, diba?
Napakalinis. Sino ba naman hindi kikiligan ng kulukot ng pork dito? Sa totoo lang po, pag nasa hardin po ako, saka nasa gubat po ako, ay, sobrang nare-relax po ako. Marami pong ano eh. Kasi nakatira po kami sa malapit sa gubat, sa likod ng bahay po ng gubat. Kasi nung maliit po ako, masyado po akong nabully. Parang ito po yung naging escape ko. Yung pagpunta sa gubat, babango po ito mga pinagbabasa para mag-create ng masingin. Pumunta sa gubat, mag-hardin, para iwas na lang po sa mga nambubuli. Umalit po ako, duwag po talaga ako. Ayaw po kasi ng nanay ko na nakipag-away po kami. Kung nakipag-away po kami, syempre papagalitan po kami. Napakabait ng nanay. Pero syempre hindi na ako magpapa-api. Sa ayun na yun ito to. Ay iba, ibang kabuti. Peke. May meki. Ito po yun. Katulad niya pero pag sa ilalim, o. Oh, bigyan niya may gills. Ito po kasi smooth. Itong ship polypore. Smooth. Grabe. Ano pa lang po tayo? Nasa entrance pa lang po na tayo ng gubat na pinagkukuhanan ko nito. Wala po tayo sa main. Sa main place. Kung saan mas marami po ito. Naku, ito. Sana marami kong madry nito kasi napakasarap po nitong abot nito. Ganda po, di ba? Creamy and white. Lalo na po kapag ano, yung super autumn na talaga. Minsan din nyo po mapapasin ang abot kasi yung mga kulay ng dahon. Hirap pong manguha. Pero sa akin, ang kabuti. Alam ko na po mga itsura kahit malayo ba. Yung nakakain po dito sa Finland ha. Sa Pilipinas po, huwag niyo po akong tanungin kung ano siyo po yung mga kabuti. Pasensya na po. Dito lang po ang natuto sa Finland na itong mga kabuti rito. Sarap ng hangin saka ng tunog ng tubig. Ayan, dito na po tayo sa favorite spot ko. Marami pong nangunguha dito. Una-unahan lang din dito. Mabigat na agad itong plastic bag natin. Ang sarap tingnan, ano? Yan po, laki, oh. Tubig, ang lalim.
dito. Ito po, laki rin ng tangkay. Ganda ng kabuti na ito. Itong place na kinukuha namin po talaga. Every year, hindi ako nadi-disappoint. Maliban na lang pag may nauna sa akin yun. Baol na. Ay, may nanguha dito? Huh? Nanguha na. May nauna na sa akin. Pero parang ilang araw na siyang nanguha rito. Bispos itong bumakabuti. Ayan, nakikita nyo po. Ano po ito sa kayod? Ah, diba? Kahit na maaraw, sinaga ng araw yung kaputian. Parang ano ito eh. Itong kabutin ito dahil malinis tigan. Parang konsensya ko. Malinis. Meron siya lang redeem. Yung konsensya ko, nararamdaman ko nasa yung mga kalinisan. Ganun po yun. Wala lang. Masabi lang ako. Buti na lang hindi ako nagpakabundad bago ako pumunta dito. Okay. Baka kasi video ko na naman ang pataba itong guban. Ang daming kabuti. Nabahiran. Nang dungis. Hold. Jackpot na jackpot ang timing natin. Kasi bulan. Hindi pa dinadapuan ng mga mapamuksang mga insekto. Ganda ito. Wow, ito. Pag nata, okay lang maputol yung takay. Para tumubo naman yung ayoko nang pilitin hugutin. Dami uod kaya pala.
isa po sa isa sa pinaka madaling kuhanin na kabuti at madaling linisin. Wala na to. Halos nakadikit na sa ground, sa lupa. Eh, all na, hindi ko nakuha nyo. Ang sarap talaga hanapin ng mga kamuti. Lalo na pag ganti. Panahon. Ba? May nakita akong dalawang ano. Nagigilid-gilid dito. Kaya pupunta yun. Wala, siguro nila walang tao dito sa kagubatan. Mga matadagdagan ang populasyon ng Finland. Chismoso, no? Iuud. Sayang yun. Hindi ko ito ano yun eh. Bawa natin sa ilalim. Magkarita may silyo. Ako. Nakumakata o tao ngayon ah, sa pagdadry. Nangawa dito medyo napaaga yung ano niya. Pagkuha niya. Pagbalik niya rito. Titira ko siyempre maliliit. Para may abutan siya. Ama? Mga naglaho yung dalawa sa gitna talaga nakagubatan ah. Jackpot po ko, yun o. Tapos, ayun, ang dami. Sa likod, ayun pa. Panalong panalo. Ayan po, di ba, napakaganda ng view. Muna ko na hinapin. Hindi sana ako madulas. Ano po dito? Laki.
Close up po ito kasi ang ganda. Ang ganda tignan. Dali, meron pa rin ito. Dali. Yan. O, di ba? Yun ang puno nyo, o. Sino pa naman hindi matutuwa, di ba? Ito medyo nag-ano na. Ah, pwede pa. Pwede pa yan. Meron pa dito ano, natitarang lumasubo ng kahan. Isayin lang natin. Malalaki. Ay, yun. Malalaki sa nito. Ano, itangkay. Sarap. Ito po yung the best part yan. 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 Sa tingin ko, mayigit 5 kilo na itong nakuha natin. Mabibigat po ito kabuti natin. Ayan po, hindi po advice ang po siya gumamit ng plastic. Pero kapag naglalakad po ngayon, para hindi madurong. Doon po marami doon. Sabahan po nila. Ito napakarami pala kita po sa inyo. Ito ha. Ayan. Ito. Ito. Ayun. Pasal ko po sa ito. Ayun. Ayun ko na po. Pesahin ko na. Kala ko sandali lang umuwi ng kabuti rin. Ang dami. Ito.
Hindi po ako nagdodok na mahigit 5 kilo na po itong kabote. Ito po, dami. Grabe mga kabay, ito po isa sa pinakamasaya ng pangunga ko po nitong sheep polypore. Hindi po ko muna makita po ng gandang karami. Pag nangunga po talaga ako, ganyan ginagawa ko eh. Napakpaka po yung mycelium. So every year, oh, diba? Mas marami po ang nakukuha. Hindi po ginagawa nito lahat eh. Sarap ko ang talagang takabati na ito. Parang. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano uunahin ko sa sobrang dami. Kaya mas mainam na hindi mo alam kaysa ano uunahin ko, di ba? Hindi ko nakuha na yung maliit para yung mga mga dito eh. Pagbalik niya, baka sabihin hindi naman siya ma-disappoint. Alam ko yung pakiramdam, syempre. Ang tigas ng tatay nito ah. Parang ano ba yung ibon ba yung parating na tao? Ang parating kasing tao, tinatago ko yung kinukuba ko. Parang hindi nila isipin na may ganito kabuti rin ito. Kasi pag marami na nakaram, wala na. Bokeya na tayo. Waloy na. Ay, may chanterelle din ako nakita sa harap ko. Bayan, ganda naman dito. So ito na po yata isa sa the best na pangunguha ko ng kabuti. Grabe. Pag umulan na naman ako po next week. Marami na naman po ito. Ayun, may siling takpan po. Kahit na nangangalan ako iba. Kasi hindi lang naman yung pangumuha ngayon. Hindi din ito yung masusunod pa. At hindi lang ako ibang mangumuha rin. Ito na po yata isa sa the best na pangumuha ko ng kabuti nitong ship. Oh, ang dami, oh, yun oh. Karabi. Makisama ka. Ganda. Sumamang maliit sayo. Ganun talaga. Life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. Oh, di ba? May accent pa. Ano ko, sana mabitbit ko ito lahat. Talagang pilit kung bibitbitin ko kahit nakulaniin yung kilikili ko rito. Meron na naman ako mga maalalaman pagdating ng pagdating ng tagnyebe. Talagang non-stop itong mga kabuti na ito. Ayan o. Kailangan biin ko ito. Di ba? Sarap pumawa talaga ng kabuti. Kahit araw-araw sa gubat. Huwag kang maputol. Maputol na isa yun. Sarap bunutin.
Santa rin, mamaya na lang, huli na lang natin, santa rin. Kunin ko muna lahat ng ship polypool. Parang ito yung panahon ng pangunang kabuti na parang nangangalay yung ano, yung magandang kurba ng ano ko, ng bewang ko. Huwag naman sana makubikong. Ayun ako. Estimated ko kanina, nagjojo ko 15 kilos. Ako. Tignan natin mamaya. Yung mga nagigrill doon sa dinanan, pagpunta na ako dito, kita nila walang lawang plastic ko. Pagdating na si kukuba-kuba ako. Napakarami po. Itinerary para makarabis lang po tayo. Ito napakaganda. Isang hugutan. Ito may sindi. Ito yung gusto ko, yung challenging ko, honey. Yung mga nagtatago, yung mga hard to get. Mga pen event kasi, ano, mga easy to get yun. Dali. Ito. Yung medyo, ina-challenge ka talaga. Yun, lang na bagay. Ito. Lalim. Kasi ito yung may sigil. Para next year eh. Mas marami. Grabe mga kabay, sandali. Ang lagod ko. Okay lang. Ngayon ako, pag kumain naman ako eh. Sobrang saya. Ay naku, hindi po every year ganito. Ganito ang maganda po kasi weather ngayon, hindi agad naglamig. Yung malamig na malamig. Buwan pa nga po ngayon eh, +40 nga ata.
Ayan po talaga tinidiinan yung pinagkuhanan para may silong kumapit at tumubo uli. Pag umulan na naman ako po next week, marami na naman po ito. Ayun, layo, layo isa. Layo. Dali, may silong takpan ko. Kahit na nangangalay ako, diba? Kasi hindi lang naman yung pamumunga yun, hindi tindi ko yung mga susunod pa. Kasi hindi lang ako ibang mamumunga rin. Kung makikita po ninyo, parang ordinaryo. Pero napakarami po niya. Hindi ko muna po close up kasi. Patayin ako muna ng aking likod. Napakarami po. Itinerary para maka-harvest lang po tayo. Ito napakaganda. Isang hugutan. Dami. Grabe sa dami talaga. Napakasaya, napakasarap. Ayan po. Laki. Dito po nga na beef. Ayaw kong bitbitin na bitbitin yung plastic, baka kasi madurog eh. Dami. Ooh.
Ito pakikita ko po sa inyo. May mga peki po. Ito, magandang example. Dalawang magkadikit. Itong isa, iba po yan. Yung gills po yun, no? Hindi po yan. So, ito yung si polypore. Ito. Kaya pag magkadikit, ako, huwag kayong super smooth, creamy. Tapos matigas po siya. Yung dami. Yan po. Tapos ito naman isang klase. Creamy din, kaya lang may gills na mahaba. Kaya hindi rin po yan. Pero hindi po advisable yung ginagawa ko na hinahawakan nyo po yung kabuti basta-basta kasi meron din po siyang mga residue na pollen na parang ganun. Mag-spread sa kamay nyo. Pero din yung mga kasi naman yun, yan hawakan ko. Alam ko naman po na hindi po poisonous. Pero hindi ko po nakukuha kung hindi ko alam po edible. Dahil nagpo-post din po ako sa mga group po, mushroom group dito po sa Finland, sa maraming polite naman po siya silang sumagot. Sa kapag sumasagot po sila, hindi po sila yung out of topic, yung mambabastos po sila, hindi po sila ganun. Ano, diba? Imagine po ninyo, yung ganito. Si Paul po, kahit po, search po ninyo, napakamahal din po nitong kabuti na to. May nakita po akong chanterelle. Kahit tagong-tago na siya, pagdating po talaga sa kabuti, mabangis din po ako, diba? O, diba? Ganyan po ako eh. Kahit malayo pa lang, alam ko na yung kailangan. Eh, asa na ba tayo? Alam ko na po. Kaya po mga kababayan, napakarami, napakabigat po. Estimate ko po dito kulang-kulang 10 kilos. Ang laki po nito plastic na ngayon, nakikita nyo naman po, diba? Jackpot na jackpot tayo. Kaya nga, isip ko yung shanty rin, nadurog na siguro sa ila. Ayos na lang po sa bahay. Yan, tara na po. Hindi na po ang mga ng ibang kabayan dahil yung likod ko eh, medyo gumanda yata ang kurba. Tapos yung bawat nilalakaran po rito, may pahingahan, may kainan. Ang sarap na ganito, no? Yung kahit na malayo kayo sa mga malinis sa buhay, punta sa ganitong lugar, makita nyo po malinis, nagagawa nyo po yung gusto po ninyo, nakakabawas din po ng problema. Siyempre, sa mga OFW yung nanonood po ngayon, nahihintay nyo po yung nararamdaman ko po. Opo, siyempre, blessed po talaga ako, sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon. Doon sa mga kababayan po natin na hindi po makalabas ng bahay, na nasa ibang bansa, mga OFW, nasa bansa na sa pakaramdam nyo, hindi kayo ligtas, manalangin po tayo lagi sa Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon po ang lahat. Kasi sa bandang huli po, makasama po natin ang pamilya po natin. Lahat po na pagsasakripisyo po natin. Mawala po yan kapag nasa Pilipinas na po tayo. Marami po tayong kikwento, siyempre, sa mga naranasan po natin. Pero yung mga hindi maganda, siyempre, hindi na po natin sasabihin, di ba? Kasi kaya na po natin tisin. Ang mahalaga, kasama na po natin sila sa Pilipinas. Nandito po talaga ako, nakaka-artista. Parang pong nasa green, parang may green screen lang yung background. Ano? Ah, ito, tatabi na. O, sige, ito na. Ito na yung green. Hindi ko na sinisira. Ayan na, oo.
Ayan po mga kababayan, dito na po ako sa bahay para nagkahulaan yung liig ko. Bigat din po kasi itong ano. Ito po. Hindi ko po alam kung ilang kilo po ito. Wala kasi katimbahan nun eh. Sana po natin tinisin. Magdadry po ako. Magluluto po ako ng ilan. Sinabi ko po sa inyo. Gagawin ko pong toppings. Pero po kasi yung natirang sinigang. So gagawa po ko nitong spicy. Sheep polypore. Ito yung isa sa pinakamadaling linisin na kabuti. No, may uupa. Pa yan. Hindi porket ano, firm. Wala na uud. Yung gitna lang may uud. Ito pong kabuti po talaga ito. Napakasarap. Mild chicken po talaga ang lasa. Bakit nga pang mga ibang pagkain eh? Lagi natin kinukumpere sa manok. Kasi yung lasa po talaga, di ba? Siyempre, alam natin lasa ng manok. Na mas nakukumpere natin sa manok. Malaki. Sana yung ano, yung chanterelles, hindi nadurog sa ilalim ng plastic. Okay, dito parang malamit ah. Parang, wala namang uud. Dali. Okay naman siya. Ganda nito, ang linis ah. Ayun, may uud nga. Ayun yung upod. Ayun po. Mitis lang po ang paghiwa po talaga nito eh. Yan, ganyan. Kasi medyo flat po itong kabuti na to. Seryoso po kung ngayon eh. Medyo pagod ako. Patatakihin natin eh. May pumibili po kasi ganun ano eh. Sa iluluto ko. Na spicy. For toppings. Pwede sa noodles. Pwede sa fried rice. Ito maganda. Yang. Uud. Aga lang inuud dito ah. Tritanggay. Kanina. Yan yung uud. Ito. Sana naman eh. No? Uod pa rin. Gusto kasi paborito ko po kasi dito yung tanggay. Ano yung uod? Ano pa naman uod rin ito? Gutom na rin ang mga insekto rito. Ayan yung na to. Pag dinadry ko po, hindi na po yung nahugasan. Ayun, ito. Yan. Ito yung iluluto natin.
separate natin to. Kaya iba hiwa. Okay. Itong chanterelle. Hindi naman siya nadurog. Sa south, napakaraming chanterelle. Dito talagang pilim-pili lang po yung lugar na pagkukuhanan ito. Buti na lang eh, may lugar po akong alam na kumokota ako. Ayan, ito. Ganda. Ayan. Sa itong amoy ng kabuti po na to, hindi po siya strong. Mild na mild. Medyo nawig siya sa amoy ng ano eh. Yung kabuti na oyster mushroom yung amoy. Tanggay, huwag naman sana may uod. Uod, ano ba yan? Panong paborito ko eh. Ulit-ulit lang ako. Ano. Mag-iipon na ako ng panluto. Ito. Yung uod din. Uod. Sayang naman. Nasa pores talaga. Hindi natin alam. Hindi natin makikita kung may uod sa loob. O wala. Ito maganda. Yan o. May uod. May uod lagi yung trunk ah. Pero okay lang itong cake. Wala. Yun. At yun, nakamasarap gawin din ito kung paglilinis. Pumipili na ako naman. Ano? Meron ko tayo ito. Mukhang may future. Ay, alam mo ito. Ano? Ito ito muna. Malaki. Selected place din po ang pinagkukuhanan itong ano. Ship polypore dito sa north. Ano? Ito yun. Kitang rito. May uod agad. Sayang ito nga eh. Daba naman, puro uod lang. Ayoko pong i-dry pag may uod na gano'n na marami. Ang baho po nun. Parang nagdaing kayo na ano, yung may bilasang isda. Ayun po yung amoy. Okay, nagdaan kayo na parang hindi na ito yung maayos. And okay na po ito sa panluto ko. At isa sa pinakamasarap na himayin, nakabuti, ito pong chanterelle. Para po itong ano eh, magpabuti sa ilalim ng saging. Laki nitong nakuha natin chanterelle. Jackpot na jackpot tayo dito dahil walang uod. Malinis talaga siya. Buti hindi siya nadurog. Nadaganan kasi ng shape 44. Dadry ko po ito. Pakamahal ng chanterelle. Ito yung pinakamalaki. Chanterelle na ko sa
araw na to. Parang bulaklak po, no? Ito po talaga ano, yung lasa ng kabuti na sasabihin nyo, ah, kabuti ito, pati amoy kabuti. Pero napakamahal din po nito sa ibang lugar. At hindi po nakakuha ng gandong kalalaking shanty rin. Sabihin, maganda po yung tinubuan nitong lupa. Diba ginigisa lang po ito sa butter na may asin. Yung strictly na puro yung mga vegan. Hindi talaga kumakain ng karne. Dito po kailangan linis na linis kasi pang-dry po yan. Itatak-taka po po yan. Oops. So matatanggal po yung mga ibang maliliit na dumi sa kayong mga uod. Pagandahan sa dehydrator na to, pati yung uod talaga tatanggal. Lasang po muna itong mabuti. Ito po yung lulutoy natin. Yung mga pinatutuyo ko po, nalagod ako sa terrace. Medyo hilatog na ako. Pero napagod na rin. Pero masarap itong luto. Ayan. Sinalang ko na po itong sweet polypore. Lagyo po ko ng asin para madali pong maluto. Pag naluto po ito, dark yellow. Aminta. Maglalagay ko ng garlic powder. Kasi gabi na po, mga kaya sa kapitbahay kung magchachachak pa ako dito. Ini-minimize ko lang yung ano, yung ingay. Lalagay po tayo ng konting patis. Ang padinamnam po yan, yung patis. Lalagay ng konting toyo. I-release po kasi yan ng maraming tubig. Lagyan din tayo ng asukal para pag natuyo po siya magkakaramelize. Yan na po yun. Ang masyadong matamis dahil hindi naman tayo gagawa ng palatsyo. Haluin ko po quick stir para mag-combine po yung ingredients. Tapal ko para mabilis maluto bago ko patuyuin. Kumukulo na po, binaksa ko na po yung rain tube. Tignan po ninyo kung gaano karaming liquid ang nilabas. Patutuyuin po natin yan. Talagay din po ko ng oyster sauce para todo-todo na ang ginamnam. Pang-toppings po yan sa noodles, fried noodles, o noodle soup, o fried rice na pakasarap. Papapansin po na yung kulay, nag-golden yellow na po siya. At kapag habang lumalapot na po siya, ganyan ko po ng konting mantika para mas mag-caramelize po yung asukal. At habang natutuyo po, lalagyan po ko ng sili. Siyempre ko, mas masarap may konting anghang. Depende naman po sa inyo kung anong, saan kaya ng isopagus po ninyo sa anghang. Sarap po ito. Experiment ko lang po ito, pero nung resulta, ako na.
napakasarap. Pwede rin po ito sa mga manok, baka, baboy, sa daing, sa dilis. Napakasarap po nito. Ayan! Natuyuan na po. Di ba, napakasarap ang tingnan. Pabango, ready na po. Ayan na po tayo sa utas. Mabuhay! Ayan! Siyempre po, hindi ako pa makasigaw ng malasang mabuhay. Tulong na po ang mga kapitbahay. Mag-alas dos na po ng madaling araw. Opo. Bago tayo mag-umpisa, salamatan po muna natin ang Panginoon. Gutom na gutom po ako. Talaga pong ganito, tanghali po ang gumising, natapos ko po yung trabaho. Wala naman pong specific o definite time kung trabaho sa project. Tapos yan, mga wapong kabuti, kasi natutulog po ako, mga 2 or 3 a.m. Magtapos. Salamatan po muna natin ang Panginoon. Ngayon, maraming salamat na po sa biyayang binigyo po sa amin sa araw na ito. Nawa niya, bawat isa po ay maging maayos mo kalagayan, ligtas, at puro pagmamahal na lang po. At pasidin mo pananaw sa buhay. Ang mila sa puso at isipin ang bawat sa kanil po, bahala po sa amin, sinusunod po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus amin. Sanap po natin. Gumawa po kanina ng fried rice. Kasi syempre nagpasama po sa mga kaibigan ko, special fried rice. Maraming itlog, may green peas, may mais, may bell pepper. Hindi ko na po nila dyan ng carrots kasi wala na masyadong time. Hindi po kakain ng maraming dahil daling araw na. Ito po yung inumin natin. Plum and apple juice na ginawa ko. Hindi na ako mag-add ng water para naman mas ma-appreciate yung inamdam at ang ating star of the day, Sheep Polypore. Adi ha. Meron din po dito ng sopas. Dali, saan natin ito? Meron din ang sopas dito. Sana po ito. Pwede pang pulutan. Hindi pa sa pansit. Pwede sa pansit ako. Sa sotang mo. Yung dry po nito. Napakasarap. Napakasarap. Patutuyin ko po yan. Sabihin sa sana ko po rin yan sa kalan. Gusto ko po kasi medyo makunat ko na tapos may preserve ko. Tapos po itong ginamit ko yung shell pasta. Sana po ako nakabonit ako ah. Dali po kasi ng buko eh. Liligo po bago matulog. Ito. Para talaga siyang manok. Para akong nag-adobo ng manok. May chicken. Dali po kabuti na ito. Wala po siyang konting lasa ng kabuti, hindi po. Pag sinerve nga po ito eh, dahil na kung dry, hindi po nasabihin na kabuti.
dyan. May ako lang matutuloy. Kasi medyo late na rin, pasensya na po. Gusto ko lang po pakita ko po sa inyo kung paano po piniprepare. Siyempre, ginakain ko po yung mga nakukuha ko at dinadala ko. Bago tayo matapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Pero maraming maraming salamat na po sa biyaming ilo po sa aming sarang na ito. Sabi yung bawat isa po makapagpahinga, makapagod na katawan at pag-iisip. Maging maayos po para bukas ay lumaban po ng patas. Makapagtrabaho, makapag-aral, makakilos sa tahanan at sa pamayaran. Kaya po bahala po sa aming sumusunod po namin sa inyo lahat sa aling nagsusabi. Para po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilangan. Rabi, basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi po ng araw. Laban lang.